Mayroon pa ring liwanag sa taas. Normal lang po yan, mga kapatid. Tingnan niyo po. Yan. Tingnan niyo kung gaano pa kaliwanag. Maliwanag po siya, mga kapatid, no? Maliwanag pa. Ito, nakikita po natin ang kapaligiran. Pero, wala na po yung hugis ng araw. So, totally na po siya na lumubog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, sa ilang sandali po ay makikita po natin yung paglubog ng araw. Sa paglubog ng araw na yan ay papasok na rin po ang oras ng Salatul Maghrib. At sa pagpasok na rin ng oras ng Salatul Maghrib ay doon na rin po yung oras ng iftar na kung saan ay pwedeng-pwede na pong mag-iftar ang isang nag-aayuno. Bali yung circle na yan, yung bilog, yung ano talaga, hugis talaga ng araw, pag lumubog na yan, makikita natin na kahit na nakalubog na yan na totally ay normal lang po na mayroon pa rin talagang liwanag sa taas o kaya dyan sa bandang lubugan ng araw. Kaya po mga kapatid, sa mga kapatiran natin na sa oras ng pag-iiftar nila, kahit na lumubog na yung araw ay hindi pa rin sila nag-iiftar pagkos hinihintay pa nila na maging totally na madilim yung dyan sa bandang lubugan ng araw, saka pa sila mag-iiftar. Yun po ay salungat sa sunna, katuruan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po, hihintayin po natin ng ilang saglit. Yan, konting-konti na lang. Yan, Allahu Akbar. Ayan na, lumubog na mga kapatid. Totally na siya na lumubog mga kapatid. Wala na po yung hugis ng araw. Pero mayroon pa ring liwanag, Allahu Akbar. Mayroon pa ring liwanag sa taas. Normal lang po yan mga kapatid. Tingnan niyo po. Yan. Tingnan niyo kung gaano pa kaliwanag. Maliwanag po siya mga kapatid, no? Maliwanag pa. Ito, nakikita po natin ang kapaligiran. Pero, wala na po yung hugis ng araw. So, totally na po siya na lumubog. So, ang sunna po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapag lumubog na yung araw, pumasok na po yung oras ng Salatul Maghrib at the same time, ay oras na po yun ng pag-iiftar. Mag-iiftar na po dyan yung nag-aayuno, mga kapatid. Si Satan, ang nais niya sa atin ay mawala po tayo sa turo ng propeta. Masalungat natin ang turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya, nagwawaswasa si Satan sa tao na naiisip ng tao na, maliwanag pa. So, dapat siguraduhin ko na napakadilim na yung bandang kanluran saka pa ako mag-iftar para maging sigurado na tama ang aking pag-aayuno. So kabilang po yan sa waswasa ni Shaitan sa atin mga kapatid para tayo ay mawala sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sunna po ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang sinabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, nananatili daw ika ang mga tao sa kabutihan hanggat kanilang pinapaagaw, kaya sila ay agarang nag-iiftar kapag dumating na yung oras ng pag-iiftar, pag lumubog na yung araw mga kapatid. So si Satan, ang nais niya sa atin ay mawala tayo sa kabutihan na yun. Kaya nagwawaswasa si Satan, ha, binubulungan kanya na, maliwanag pa, hintayin mo muna na maging madilim yan. So kapag yun ang sinunod mo, nawala ka doon sa kabutihan na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo nakuha yung advantage sa pagsunod sa sunna ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.